what? It's finished the story. Oh good. Yan. Yan ang batang magulo. Hey, Rico! Oh. Oh, I hear everybody! Kulit yan. Yan, kanina. Papahinga ako, natutulog ako. Dito. Dito sa lapag. Yung ginagawa niya, habang natutulog ako, kinakantahan niya ako. Tapos, ito namang si manager. Pinosa sa Facebook pa. Ito, panoorin nyo. Ginagawa mo. Kita nyo, di ba? Basag na basag ako eh. Tulog na tulog ako eh. Biglang merong mga ngaroling ba naman? Ayan o. Ayan o. Paka na. Ayan, paka na o. Neng o. Neng! What are you doing? Wake up mo, daddy? Ah! Wake up mo, daddy. Sleeping eh. Anyway, what's up sa inyo mga tol? Kamusta kayo? Anong balita? Welcome to my vlog! Stay happy! Sunday afternoon na. So yan, ang panahon dito is makulimlim. Dapat lalabas ako eh dahil nga I have a picture this one. You have one? You have yeah. What? Yeah, I have one. Okay. Yan. So yan, kita nyo makulimlim. And yun nga, fall na dito. Kaya yung mga puno sa labas. Yan, mamaya papakita ko sa inyo, lalabas ako. Is, naubos na, nalalaglag na yung mga dahon. Yan. Kaya lang, bigla naman kumulan, magkalaykay sana ako ng mga dahon eh. It's raining! Yeah! Oh, it's raining. Sing ka. Rain, rain, go away. Dali. Rain, rain, go away. Rain outside. It's raining outside daw. Ayan, sige lalabas ako ng saglit. Medyo malamig na rito. Para makita nyo yung labas. Kaya lang, di tayo makalabas mga tol. Dahil naambon and malakas ang hangin. Nag winter jacket pa ako eh. Oh. Medyo malakas yung ano eh, yung ambon. And mababasa yung ating camera. So yan, dito nyo nalang tignan. Dito nyo nalang tignan. Ayan, lumabas pa rin ako saglit.
Andito ako sa deck, may bubong naman to. So ayan, para makita nyo lang yung sa backyard namin. Kita nyo, puro dahon. Oh, yun ang dahon sa baba. Yun ang mga puno, kalbo na. Oh, di ba wala ng dahon. Yan ang problema namin. Yan. Tapos yung mga damo, hindi na ganong natubo yan kasi malamig na. Yan. Kita nyo ang daming dahon. Ilan linggo ko nang balak linisin niya, kaya lang hindi matuloy-tuloy dahil nga umuulan. No? So, yan ang problema naman kapag fall season dito. Busy naman kalaykay ng mga dahon, kakahakot, tapon sa dump site dito. Eh, hindi naman namin maitambak dito sa harapan para kasi may naghahakot dito ng basura. Hindi naman pwede daw yung marami. Hanggang dalawang plastic lang. So yung ibang matitira, so, ikaw na yung magtatapon, kami na yung magtatapon. Yan. I-update ko nga pala kayo tungkol sa trabaho, sa hiring ng dalawang agency na lagi kong binabanggit sa inyo, no? Kasi marami na naman para paparating ng mga tao. Ang daming mga nagbe-message sa akin na paparating na raw sila, and yung mga nakarating na nung July. So salo muna tayo, doon natin pagkwentuhan. Ayos. Who's Emerson? Elmo Song. Elmo Song pala yun. Uy! Sabi merienda! Yun tupiin mo, kunin mo na. Yan! Merienda muna kami! Tara kayo muna tayo. Dali tayo, manadya tayo. Merienda? Kailan yun? Mainit pa. Ngayon to? Wow! Nakakala ko maganda. Nilagay. Kala ko McDo talaga eh. Ito lang pala niluto niyo. Mas masarap pa sa McDo to, ba? The best yan. Wow! Oh! Bite! Mainit pala. Ayun o. Ito. Oh, ito bite. Sige, bite ka. Bite eh. Yummy. Takaw. Kahit anong kinakain yan, may makitang kumakain, hihingi din yan eh. Ayos. Okay, sige. Update ko muna kayo sa mga dumating na ng mga butcher dito and sa mga parating pa, no? So, last July, simula na mag-open yung Canada nga for worker, no? So, nagpadala na agad ng mga butchers, yung dalawang agency na ISO and Magsaysay. Yan, so last July, may dumating dito na nasa 21 ata, no? At nasa 21 na mga butchers, no? Na dito rin sa High Life, dito sa company kung saan ako nagtatrabaho. Then, merong dumating ngayon lang October 3, meron dumating na bali 25 sila lahat, pero sa Magsaysay lang sila lahat, no? Tapos 21 ang butchers doon, tapos 4 ang swine tech. Yan. Tapos 2 doon sa swine tech na yon is babae raw, sabi nila. So yan, tapos meron pa ulit paparating ng October 18 naman. Ang darating naman sa October 18 is galing naman sa ISO 22. Bali 22 sila sa October 18 ang flight daw nila. So ayan, good luck sa inyo and sa mga dumating na, no, welcome sa inyo. Magkikita-kita rin tayo and siguro sa next week baka makausap natin yung mga bagong dating, no. Ngayon pala, no, nasa Winnipeg pa sila. Nagka-quarantine pa sila ng 14 days bago sila
mag-start dito sa High Life, no? Bago dumating dito sa may town ng Nipawa. So, yun ang process ngayon dito. Lahat ng mga paparating na butchers, yan, nagka-quarantine muna sila ng 14 days dun nga sa Winnipeg. Then, after na quarantine nila, saka lang sila mag-start dito for orientation na, then start na sa trabaho. Yan, welcome sa inyo and kita-kits dito, no? Sa mga paparating naman ng October 18, good luck sa inyo. Ingat sa biyahe and soon makikita rin tayo dito kay Bonex Mendez Alforte. Yan, sila yung darating dito this coming October 18. Tapos yung kachat ko ngayon na nasa Winnipeg, ang pangalan niya is Betots Kabatas. Yan, okay, yun lang muna ang update ko sa inyo, no? Next video ko, titignan ko kung makakausap sila on video chat. Kasi nga, nandoon pa sila sa Winnipeg, no? So, kakausapin ko muna, kakamustahin ko sila kung paano ang sistema nila doon sa apartment daw, apartment. Yung iba sa hotel daw din nila kasi nga is 25 sila. So, hinati-hati siguro. So, yan, makakausap natin sila kung paano yung sistema araw-araw na ginagawa nila ron, or yung kung paano yung pagkain nila, kung sagot ba ng High Life. Yan, sa susunod na vlog na lang uli natin pag-usapan, and kita-kita kids ulit tayo sa susunod. Okay, muli, maraming salamat sa lagi nyong panonood at pagtambay. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share nyo yung mga videos natin para mas marami pa tayong kababayan ang ma-inspire sa mga nagdanais ring makarating at gusto magtrabaho dito sa Canada. Ayos? Ayos. Peace sa inyo lahat na Diyos.